After reading that, sabi pa ni Jesus, today, this portion of the scripture has been fulfilled. Ibig sabihin siya yun. Pinapakilala ni San Lucas, eto ang Mesiyas, eto si Kristo, eto ang pinili ng Diyos, si Jesus. Yun nga lang, alam po natin yung kwento, if you read the whole of the life of Jesus, a lot of his fellow men rejected him. May rejections. In spite of the fact that Jesus performed many miracles, he raised the dead, he cast out demons, exorcisms, pinagaling mga may sakit, yung mga matitinding may sakit, pinagaling ng Diyos, pinagaling ni Jesus, yung mga bingi, yung mga bulag, yung mga pilay, nakalakad, nakakita, nakarinig. In spite of all those miracles, still Jesus was rejected. Kakalungkot, no? Kaya kuminsan, dito po natin makikita na if you are trying to bring people closer to God, you will also experience rejection. Especially kung dati kang, halimbawa, kabarkado mo sila dati, tapos biglang nagbagong buhay ka. No? Tuwan-tuwa ka na, nakay Lord ka na, praise the Lord ka na. Gusto mo mga invite yung mga barkado mo papunta sa ating Panginoon Diyos. Ang tingin nila sa iyo ay, taas kilay sila, tapos sino to, sino to? Parang nare-reject ka rin, di ba? Why? Because kung anong dinaanan ni Jesus, as a follower of Jesus, dadaanan din natin sa buhay natin yon. And here we can see that Jesus said, he was chosen to proclaim good tidings to the poor. Ibig sabihin, the good news, mabuting balita. Tayo rin, yun din po ang hamon ng ating ebanghelyo para sa atin. God is also choosing us, especially tayo pong mga may alam tungkol sa salita ng Diyos. Tayong meron, sabihin natin, calling na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. One of our assignments that we should focus on is to proclaim and to bring the good news to the poor. Not only those who are poor in spirit, but also those who are poor in this world, yung talagang walang-wala sa buhay. Why? Because first of all, the poor people in this world, chances are most of them, they do not have access to education. Hindi makapasok sa school. And therefore, hindi rin nila pwedeng marinig ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po, yung salita ng Diyos, tinuturo sa eskwelahan. At higit sa lahat, nagsisimula yung po sa atin sa din mga tahanan. Special po tayo mga magulang. Dapat sa atin nagsisimula ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa atin mga anak. It begins with us. E huwag po natin iaasa mismo sa simbahan lang. Sa mga madre, sa mga pari, sa mga katikista, sa aming mga naglilingkod sa Diyos. Pero tayo mga magulang, we should do our part in proclaiming the good news to our children. Yun ang unang-una. Hindi ho basta-basta nagagawa ng mga mahihirap yun. Bakit nga po? Kasi nga po, hindi po nila narinig ang salita ng Diyos. But remember, our church is the church for the poor. Para po sa mga naghihirap. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, we must bring the good news to the poor. Because the Word of God gives hope. It gives liberation to those who are captives. Yun po ang sabi ng ating gospel for today. Yung mga nakukulong, sabihin natin, no, nabibihag, nakukulong sa bisyo, sa masamang pamumuhay, immoral na pamumuhay, sa droga, sa mga ipinagbabawal na gamot, sa masamang pamumuhay, o sabihin po natin, ay magpagnanakaw, etc. Pag narinig ang salita ng Diyos, pwede silang makalaya doon. Kaya tayo po, meron tayong responsibility, tayo po mga may kaya sa buhay. We have the responsibility and God is inviting us to exercise this responsibility to share the good news to others. Kaya mga kapatid, mga magulang, sa ating pong buhay, no, let's try to reflect. What can we do to share the good tidings to the poor? I mean, not all of us can go out there and preach like what I do or what my companions here are doing. Eh, hindi siguro lahat tayo kayang gawin yon. But somehow we can do something else. Kung may kaya ka sa buhay, donate a Bible. Donate a religious article. O kahit rosaryo, pwede mong ibigay yun eh. Libre, mura lang naman siguro yun, di ba? Eh, kung kaya mo ang Bible, bigay mo ang Bible. Ang problema lang, kung mahirap siya at hindi siya marunong magbasa, tuturuan pa rin natin yun. But sometimes when we give the rosary, tuwan-tuwa po ang mga mahihirap. I remember one street child, inabutan ko ng rosaryo. Nagtatatalon sa tuwa. Uy, tino mo yung binigay sa akin ng mama? Mama ang tawag sa akin, eh, no? Buti sana kung kuya, no? Uy, binigay sa akin ng mama, tuwan-tuwa, oh. Tumakbo naman sa akin yung ibang mga kasama niya, humihingi din. Eh, nagkataon, isa lang yung rosaryo ko, galing kasi sa bulsa ko yun, binibit-bit ko eh. So, bring them to God.
bring them closer to the sacraments, especially the sacrament of reconciliation or yung confession and communion. Let's do our part po. Yun po ang reflection natin, especially after the pandemic, pag malaya na tayong nakakalabas, anong dapat natin gawin para maibahagi ang glad tidings to the poor. Amen po. God bless po sa atin lahat. Manggito! Congratulations, Apo. Ang nagpapaliwanag, lumabuting balita, no?